Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 6, verse 31 hanggang 33. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Maaasahan ba natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Can we be certain of God's love for us? Tayo mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos na huwag pong mag-worry o mag-alinlangan sa pag-ibig ng Ama. At alam niyo po, sa Hebrews 11:1, ang definition po ng faith ay certainty of what God has promised to us. No? Yung sinasabi sa Biblia, na things not yet seen but hope for. So, ang worry po ay uncertainty. Yan po yung nagpapahirap sa buhay ng tao. Hindi tayo mapayapa. Lagi po tayong balisa dahil po sa mga pangangailangan natin sa buhay. At sa Matthew chapter 6, verse 25 to 30, inassure naman ng Lord na tutugunan niya ang lahat ng ating pangangailangan. Damit man yan, pagkain o inumin. Kaya napakahalaga po na makita natin ito sa ganito pong pananaw na ang Diyos po gusto niya unang-una ay magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya as a loving Father. Kasi yun po ang sinasabi ng John chapter 3 verse 16 na ang Ama ay punong-puno ng pag-ibig at ibinigay niya yung Kanyang bugtong na anak para po tayo maligtas. At sabi sa John chapter 1 verse 12, ang purpose po noon ay tayo maging mga anak ng Diyos. Kasi originally po, ang gusto ng Diyos sa atin ay relationship. Yung relationship ng Ama sa anak, na yung Ama ang mapagkakatiwalaan natin ng lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Pangalawa po ay napakahalaga kasi na makita natin na tayo dapat maging dependent sa ating pong loving Father. At makikita niyo po sa Bible na inaasahan ng Diyos na tayo laging nananampalataya sa Kanya at hindi nababalisa. Kaya nga sabi sa Hebrews 11:6, di po ba, na without faith it is impossible to please God. Nalulugod ang Diyos kung tayo nagdidepende sa Kanya sa lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Ang pangatlong katotohanan po ay gustong-gusto ng Ama na lumakad siya sa buhay natin na tayo magkasama, no? Yung naalala niyo po yung sa Genesis chapter 3 verse 8 na yung ang Diyos mismo sa garden ay binibisita niya si Adam and Eve. At ganun po ang gusto ng Diyos na gusto niyang manghimasok po sa ating mga buhay at maranasan natin yung kanya pong pagkilos na ang goal niya kasi po sa atin ay fellowship, yung para pong masiglang pagsasama-sama na meron po tayong Ama na joyfully inaasahan natin na tutugon sa atin mga pangangailangan. At siya naman ay tuwang-tuwa na gawin yon para sa kanyang mga anak. Kaya lang nga po, ang naging problema kasi because of sin ay napalayo po tayo sa Diyos at yung pong ginawa ni Satanas. Gusto niya yung pagkakalayo na yun na meron tayo sa Diyos ay lumaki, nang lumaki yung gap. Kaya pinupuno po niya tayo ng fear, ng worry, ng anxiety para maisip natin na hindi tayo mahal ng Ama at parang kulang ang pagtugon ng Ama sa ating pangangailangan. Pero salamat na lamang po at naparito ang ating Panginoong Jesus. Sabi sa John chapter 14 verse 6, siya yung naging daan upang tayo'y mapalapit sa Ama at nireconcile niya tayo sa Ama. At tayo ngayon ay minamahal na ng Ama dahil sa Kanya. Yun ang sabi ng John chapter 16 verse 27. So makikita po ninyo, no, ang nag-cause ng worry, ng doubt sa puso ng tao, ng unrest, ng kawalan ng kapahingahan sa buhay ng tao ay yung hindi niya pagtitiwala sa pag-ibig ng Ama dahil po siya ay nagkasala at napalayo. Pero kung may papanumbalik po ang tao sa pamamagitan po ng pananalig natin sa ating Panginoong Jesus na siyang daan upang mapalapit tayo sa Ama, maibabalik po itong tinatawag na joyful fellowship, loving fellowship na meron po tayo sa Ama.
Kaya sabi lang ng Panginoon, hanapin niyo yung kanyang pag-aari. Muli tayong mapabilang sa kanyang pamilya. At ang sabi ng Biblia, lahat ng ating pangangailangan ay hindi tayo pagkuklangin ng Diyos. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang lubusan tayong mapagpala, manatili tayo sa kanyang salita.